you. Welcome back to my channel. Ang nakikita po natin ngayon dito sa aking ginagawang video, ang akin pong ginagamit na rice cooker na nagmamalfunction. So, ibig sabihin po nito, nag-half-cook po siya. So, ibig sabihin, hindi pa tuloy ang naluluto ang kanin. So, kung tingnan niyo po, nakikita po dito, ito po'y nakalagay na ang kanyang light sa keep warm. Na dapat sana sa ganito, kung hindi pa na ito'y naka-sitting sa on o sa cook, so, ibig sabihin po sana, naluluto na po yung kanin. Pero kung tingnan niyo po dito sa loob, ayan po, kulang pa po yan sa luto. Basag-basa pa po yung rice. So, ibig sabihin, hindi pa po tuloy-tuloy natutuyo ang tubig dito sa loob ng rice. Ngayon po, ipapaliwanag ko po sa inyo kung ano ang mga dahilan kung bakit nangyayari ang mga ganitong sitwasyon na nag-half cook ang ating mga ginagamit na rice cooker sa bahay po. Unang-una po, yung rice cooker ay nakadesign lang po yan sa pagluluto ng kanin. So, ibig sabihin, ito po'y umiinit lang ang kanyang heater within 20 to 30 minutes. Depende po yan sa dami ng rice na ating nililuto. Pero minsan, hindi naman talaga maiwasan na kapag tayo po'y naubusan na lang yung tigi, pero kailangan po nating magluto ng ulam tulad po ng manok, karneng manok, baboy, isda, o ano paman, processed food. Pero naubos na po ng ating LPG, kaya kailangan po nating mag-isip ng ibang paraan para pa tayo po ay makapagluluto ng ulam para sa sarili o para po sa ating pamilya o mga mahal sa buhay. Kaya po, minsan ginagamit ng rice cooker sa pagluluto ng ulam, pero dapat sana hindi ito pwedeng gamitin dahil ito ang rice cooker na tulad nito ay gamitin lang po ito sa pagluluto ng kanin. Ano po bang mangyayari pag sobrang init ng ating mga heater sa rice cooker? Magbabago po yan. Dito po yan, lumalalim po yan dito, at dito sa loob, lumulubo po yan. At kapag nangyayari po yan, yan ang po ang dahilan. Kapag ginagamit na po natin sa pagluluto ng kanin, hindi pa tuloy yan naluluto yung rice, kaya kung ipitik na po yan, bumabalik na po sa keep warm, na dapat sana, dito lang po sana yan sa cook. Dahil po yan dito, ipapakita ko po ay paliwanag ng tuluyan. Tulad po nito, ito po ang normal po na dapat sana, pero hindi. Ibig sabihin dito sa video, ito tinanggal, tanggalin nyo. Pinapakita ko lang po kung ano ang mga dahilan at ano naman ang kailangan nating gawin na simple lamang. Hindi natin kailangan ng technician. Ito po, dapat ito sana ang normal. Pero tingnan nyo po ito, hindi na po ito normal kasi nagbabago na po ang kanyang spring. Na dapat sana ito ang normal na spring. Pero kapag yan ay nagbabago dahil sa sobrang init, dahil ginamit po natin ang ating mga rice cooker sa pagluluto ng ulam, magiging ganito yan. So, ibig sabihin, kulang na po ang kanyang tamang sukat dito sa kanyang heater. Ito po ang maglalak kapag atin po itong pinipitik para magkukok. So, ito ang mangyayari. Yan. Ikita nyo, lumulubog po ito. Oh, hindi po katulad nito. Lumulubog po yan, so ibig sabihin, yung spring niya ay umikli. At minsan din po niyan, yung magnet na nasa loob, ayan po ay mababasag. Ano po kailangan natin gawin? Narisubahin na hindi na po magiging malfunction o mag-half cook ang ating mga rice cooker na ginagamit sa bahay. Kung nakikita niyo dito, ito po ay barya. Ayan po, tingnan niyo po dito sa loob at makikita yan dito. Yan po, kita po yan sa camera, ang barya. Ano ang dapat natin gawin para ito yung marisol? Kailangan po natin ng bakal, at kung wala kayong bakal, pwede po buki, pero kailangan po natin mag-ingat para hindi ito mapabasag at hindi po tayo masusugatan. Ito lang po ang ating kailangan gawin. O, kita po yan. Ingat po tayo. Yan po. Yan lang po ang kailangan natin gawin para yung ating mga lalagyan ng rice ay bumabalik po yan dito. Bumabalik po yan dito. So kapag dito ay nakalock na po, hindi po yan mabilisan mag-unlock itong kanyang lock or switch sa kanyang heater. So ibig sabihin,
kapag bumabalik na po yan dito, hindi na po yan nabibiyak or nag-iba ang mukha at lumulubo dito sa loob. Kapag yan ay bumabalik na po sa kanyang itsura, ay hindi na po magmamalfunction ang ating mga rice cooker. Uulitin ko po, yung ating mga rice cooker na tulad nito, nakikita po sa camera, ay dapat gamitin lang po yan sa pagluluto ng kanin. Hindi po yan advisable sa pagluluto ng ulam, lalong-lalo na po pag ginagamit niyo po ito sa pagpiprito na kahit anong ulam, ito man seafoods or ito man po ay karne. At huwag po sana natin kalimutan na kapag tayo ay naglalagay na po ito ng rice sa loob ng ating nalagyan ng rice, huwag po natin kalimutan na dito po sa kanyang puwit at tagiliran, punasan din niyo po ito bago niyo po ilagay sa kanyang heater para hindi po madaling kalawangin ang ating mga heater sa rice cooker at hindi po yan tuluyan masisira. Sana po ang video nito nakakuha po kayo ng kaalaman kung paano natin i-resolve ang ating mga rice cooker na ginagamit sa bahay na nag-malfunction at magiging resulta nito ang pagiging half-cook ng rice na ating niluluto. Maraming salamat po sa panonood nyo sa aking ginagawang video. Thank you po.